flag pala yun. Wag na wag mo! Baka kayo mismo yung madulas. Kaya ang maganda... Isa ka ba sa mga fresh graduates na ngayon ay naghahanap ng trabaho because officially, you are currently unemployed? Here at Metacom, we have a lot of call center job opportunities na pwede mong applyan kahit no call center experience ka or fresh graduate ka pa. Pero before ka mag-apply at para maging sure ang pagpasa mo sa mga application na gagawin mo, panoorin mo muna tong video natin about the 9 red flags in an interview. By the way, my name is Jamie. Kuya Rene Boy. And for today's video, pag-uusapan natin ang 9 na red flag na dapat ninyong malaman bago kayo mag-apply sa call center. Hindi sa pinag-overthink kita kasi kahit gaano ka ka-fluent sa English, may mga bumabagsak pa rin sa call center. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang matapos. Without further ado, let's get started! Survey muna guys, no? Gusto ko lang malaman, from 1 to 10, comment naman sa baba, gaano ka nga ba ka-confident na makakapasa ka sa call center? Gusto ko lang malaman. So yun na nga, Kuya Rene Boy, no? Bilang nabanggit na natin, kanina pa natin nasasabi yung word na red flag. Huwag na natin patagalin kasi baka naiinip na yung mga meta peeps natin dyan. Yes. Diba? Ano nga ba yun? Pwede bang i-enlighten mo ang bawat isa sa amin? Ano ba yung red flags na tinutukoy natin na yan? Sa call center kasi guys, meron silang tinatawag na red flag, no? Bago pa man tayo pumunta sa opisina, meron na silang parang nakalista, nakatalaga ng mga red flag na dapat iwasan ng mga applicant. Kasi kapag nabanggit nila yung mga ganong salita or kapag ginagawa nila yung during interview, ito na pala yung dahilan para bumagsak sa kanila. I'm sure ko lang, no, sa mga meta peeps natin, that nung call center agent ako, nagre-refer ako, ganyan. Mm-hmm. Meron akong applicant na ni-refer. Sobrang galing niya, napaka-fluent niya sa English, pero bumagsak pa rin siya. Mm-hmm. Yung pala, sinabi niya kasi na mag-a-apply siya abroad, di ba? So, dun siya nadali. After 5 years daw, mag-a-abroad siya. Akala niya siguro, hindi red flag yun. So, dun ko nalaman yung mga red flag na yan. At iisa-isain natin yan sa video na to. Kaya ano pang hinihintay ng lahat, di ba? Siyempre, I think pwede na nating diretsuhin, di ba? Pag-usapan na natin, isa-isain na natin yan. Unang-una, speaking in vernacular language. Yung pagtatagalog during interview, yes. Usually, di ba, as ano nga rin, aware naman sila recruitment, associate din naman ako dito. So, really, red flag siya. Lalo pag nag-a-apply, hindi lang sa call center industry, ha, but kahit saan, di ba? Yes. When you say kasi vernacular language, tama, yung nagko-code switching ka, meaning yung nagsasalita ka bigla ng Tagalog. Oo, di mo namamalayan, nakikarried away ka, gano'n, nakakapag-Tagalog ka na pala. Like, po, opo, hindi. Hindi mo alam, yan pala yung magiging dahilan na babagsak ka. Alright, so based on what I can see here on your resume, it says that you're a fresh graduate, right? College grad. So, can you tell me a time where you're still studying back then and you've encountered having conflict or problem with your classmates, your friends, or even with your teachers? So, how did you resolve it? Can you repeat the question po? Eh, yung mga interviewers, guys, meron silang listahan ng mga red flags na bago ka pa man din mag-apply, alam na nila kung ano ba yung mga, ano, mga red flag, o yung mga i-check nila, i-evaluate nila, yung mga reason kung bakit ka babagsak, ganun. Kaya kapag ginawa mo yun, matik, mare-reject ka talaga. Kaya iiwasan natin, sobrang critical, guys, kahit isang Tagalog word lang throughout your conversation, pwede ka nang bumagsak. So, as much as possible, avoid using po and opo. Hindi naman sa pagiging walang galang siya, okay? Yes. Pero nilalagay lang natin sa context, since nag-a-apply nga tayo, sa call center job. Yes, kahit naman English conversation, pwede ka pa rin makapagpakita ng politeness sa pamamagitan ng paggamit ng word na please, may, di ba? So, kahit hindi tayo magpo and opo, mukha ka pa rin magalang sa kanila. Okay, so next on the list naman natin, Kuya Rene Boy, ng mga red flags is yung future career or study plans. So, bakit nga ba siya mako-consider na red flag, okay? So, just to clarify lang ha, ito kasi usually yung mga tatanungin ka ng HR, let's say, personnel or nung interviewer na do you have any plans of going back to study anytime soon? So, most likely tatanungin ka niyan kasi of course, titingnan kung committed ka ba na magtagal doon sa company. Yes. Alright? Kasi indicator yan kapag sinagot mo na, yes, I do have a plan na mag-continue sa MA or i-continue po yung college studies ko, that's an indicator na hindi ka magtatagal sa company. Kasi come to think of it, diba? Kapag hinar ka nila, mag-i-invest sa'yo yung company, itatrain ka nila, diba? Parang yung mga statutories mo, asikasuhin na rin nila. Yes, lalo na kung nagbanggit ka rin ng mga business, kung may plano kang ituloy yung business mo someday. So, do you have any plans of continuing your graduate studies anytime soon? Yes, I have a plan of continuing my master's degree. Kaya yun, red flag din siya. Indicator yan na hindi ka magtatagal sa company.
At kapag sinabi nyo rin kasi guys na yun, na estudyante ka pa or something like na may plano kang ituloy yung mga masteral ninyo, yung ganyan, parang iisipin ng interviewer na baka mamaya nag-iipon ka lang sa call center tapos tsaka ka babalik sa pag-aaral. Kaya wag nyo sasabihin yung mga ganitong mga factor guys, okay? At yun, dagdag na rin ni Kuya Rene Boy, since yun nga, vice versa kasi pwedeng itanong sa inyo yan sa interview or baka kayo mismo yung madulas. Kaya ang maganda, iiwasan nyo na lang during your interview na may plano kayo na ituloy yung business or may plano kayong ituloy yung studies ninyo in the future. Iiwasan natin yan, guys. Please take note of that, mga MetaBeef, especially dun sa mga fresh grads natin dyan, di ba? Or yung mga newbies at ngayon pala mag-a-apply sa call center jobs. Yes. Katulad ng sinabi ko palang kanina, bandang intro, di ba sabi ko sa inyo, meron ako ni-refer dati. Ganyan din siya. Sinabi niya kasi na may plano siyang ituloy yung studies niya, not knowing na red flag pala yun. Kahit gaano siya ka-fluent sa English, alam niyo yun, final interview na lang, konti na lang job offer na kaso naligwak siya dahil nga sinabi niya na itutuloy niya pa yung pag-aaral niya after 5 years. Kahit gaano pa katagal yan guys, kapag hindi ka nakapag-engage ng loyalty sa company, parang indicator kasi yan na hindi ka magtatagal, hindi ka talaga matatanggap. So, at least ngayon, alam mo na, maiiwasan mo na, di ba? May idea na sila. Now, moving forward naman tayo mga MetaPeeps sa ating red flag number 3. Planning to go or to work abroad. Ayan guys, sobrang iiwasan ninyo yan. Lalong-lalo na kapag tinanong kayo ng interviewer ng tanong na how do you see yourself in the next 5 years? How do you see yourself in the next 3 months? Huwag na huwag kayong magbabanggit na may plano kayong mag-out of the country. So, if you'll be given a chance, will you pursue a career abroad? I guess. Why is that? Of course, for better opportunities. Nako po, negative impression yan sa mga interviewer. Kasi parang sa number 2 lang rin, it indicates na hindi ka magtatagal. Tama. Pupunta ka na ibang bansa. Ibig sabihin, pwede rin kasing isipin ng interviewer na nag-iipon ka lang ng pang-placement fee, ganyan, or something like pamatay oras lang yung call center, ginagawa mo lang option since hindi ka pa nakakapag-push through sa pag-a-abroad mo. Kaya iiwasan natin yan kasi sobrang red flag din yan sa mga call center. At isa pa dyan, lalong-lalo na kapag sinasabi mo na itong gusto mo talaga na nag-out of the country ka, akala lang natin masarap pakinggan sa mga interviewer pero iniisip nila na always vacationista ka. Tendency niyan, jet setter, talagang tipong uubusin mo yung mga VL mo para sa pagbabakasyon sa ibang bansa. So yun, red flag din ang pagpupunta sa abroad or sasabihin mo sa interviewer yan, ako po, negative din yan kaswabing tunay. Kasi, di ba, magkakapagbigay ka agad ng negative impression. Yes. Di ba, kumbaga dun sa mga interviewers mo. Kasi nga, yun nga, it's either minomonetize mo yung time mo dito sa Philippines habang hinihintay mo, let's say, yung pending na job application mo abroad, di ba? Or either hinihintay mo na lang din na makalipad ka pabalik. Totoo yan. Alam ninyo kung ano yung sasabihin at yung mga dapat iiwasan ninyo during your interview. Now, let's move sa ating ika-apat na red flag, which is badmouthing your company and your previous colleagues. So, for that one, Kuya Rene Boy, no, just to clarify, as much as possible, during your interview, wag na wag mo iba-badmouth yung previous company mo kahit gaano pa ka-toxic yan. Yes. Okay. So, toh yan. Huwag na huwag masisiraan. Ako po. Alright, so I'd like to know, why did you leave your last job? Well, I can say a lot about that because I have all the reasons to leave them behind. The account was so toxic and stressful, and the working environment is not so healthy anymore. My workmates are so barfix and they love to make up stories and gossips. Plus, the management really sucks. Score red flag na red flag kasi the tendency is mabibigyan mo yung impression na, I mean, mabibigay mo yung impression doon sa interviewer na, let's say, nag-resign ka na doon sa trabahong ina-applyan mo ngayon. So, may chance na sa susunod na company na pag-a-applyan mo, ganun din yung gagawin mo. Masisiraan mo rin sila. Parang attitude yun eh. Parang bad attitude yun na dapat hindi natin ginagawa. Huwag natin sisiraan yung dati nating company bagkos sabihin natin yung mga benefits, yung mga skills na natutunan natin. It's a plus, guys. Kapag sinasabi nyo yan, ibig sabihin, ang indication nito sa mga, sa interviewer, ay gagawin nyo rin yan sa kanila. Kaya always say positive words behind your previous company or kahit sa mga dati mong coworkers. Kaya nga kung mapapansin niyo sa interview, tinatanong how was your relationship with your previous company, ganyan. Tinatanong yan kasi para malaman ng interviewer kung ano nga ba yung, paano ka nga ba makisama sa dati mong company. Pero kung ikaw, yung tipo ng applicant na complaining, na laging nagbabadmouth, yan, ayun yung isa sa mga red flag na
dapat iiwasan din natin. Huwag na huwag yung sasabihin na toxic yung dati kong company, ang baba ng sahod, ganyan-ganyan. Kasi huwag kahit gano'ng kapakagaling, di ba? Yes, kahit gano'ng kapakagaling. Tapos, behavior yes, parang may pagka-rudeness din eh, kapag gano'n eh, di ba? Punta na tayo sa ikalima agad, guys. Too much dead air. Paano nga ba naging red flag yan? Kapag matagal kayong hindi nagsasalita during your interview, ang indication yan sa interviewer ay hindi kayo prepared. Or baka nag-iisip kayo ng ano, di ba? Hindi nyo alam kung ano yung sasabihin ninyo. Alright, so given the fact that the BPO industry has a fast-paced working environment, I'd like to know, how do you usually handle stress and pressure? I think red flag sa kanila yan at nakaka-intimidate yan sa mga interviewer. Ang pinakamagandang gawin dyan, magpaalam kayo. Ano mas magandang sabihin, Jamie? Can you give me some more time to think? Yes, yan. The best yan. Magpapaalam tayo sa mga interviewer. Can I please have a few seconds to think about the best answer? Ganyan. Kasi, di ba, usually kahit naman, most of us naman, kahit papaano yung interview, ay nagiging clueless at some point. Yes, na may mental block. Pero it's how you carry it kasi. Yes, totoo yan. Lalo na kapag yung interviewer ay nagbato sa'yo ng mga situational interview questions or behavioral questions tas nahihirapan ka sagutin, pwede ka magpaalam sa interviewer kesa naman yung salita ka ng salita tapos wala na, hindi na pala on point yung mga sinasagot mo. Mas maganda kesa matagal kang nakapos or yun nga, dead air, magpaalam ka sa interviewer na kailangan mo lang ng konting segundo para makapag-isip ng magandang sagot sa tanong niya. Or para mag-formulate ng thoughts. Yes. Mas maganda yung thoughts na isasabihin mo, mas mataas yung chance na masasatisfy yung interviewer sa mga sagot natin. So before anything else, Kuya Rene Boy, no, before tayo pumunta sa ika-anim natin na red flag sa listahan, dun sa mga meta peeps natin dyan or sa mga viewers natin na interested na and wanna give it a try sa BPO industry, specifically sa call center industry, fill out nyo lang yung online application form ng Metacom, which can be found on the description box below. Kasi marami kaming ramping and hiring accounts as of the moment. Merong healthcare, financial account, may travel account, and so much more. Again, click nyo lang link sa description box below. And yun guys, no, sa lahat ng mga bago pa lang dito at hindi nyo pa masyadong kilala si Metacom Careers, I want you to like this video and then click the subscribe button at yung notification bell para updated pa kayo palagi sa mga paparating naming videos. Kasi hindi lang kami hiring, basta-basta hiring. Nagbibigay rin kami ng mga tips kung paano makapasa sa call center world. So yun na nga, let's have the sixth red flag on the list, which is interrupting the interviewer. So para i-explain to very quickly, Kuya Rene Boy, pag sinabi ka starting, you're interrupting the interviewer, self-explanatory siya, okay? Pero parang mas malinaw lang sa mga meta peeps natin dyan. Alright, so do you already have an existing BPO? Yes, I have BPO experience. I have 4 years BPO experience. I was just about to ask. Yes. And what accounts did you handle? I already handled the telco and healthcare account. And just to clarify, is that for voice international or voice? That's for voice account. Yes, that's all right. And since you have an experience, are you amenable or willing to work in shifting schedule? Oh yes, I am willing to work in shifting schedule. Any schedule that's good. It's a red flag or considered a red flag. Di ba parang ang rude tingnan? You're giving a negative impression doon sa interviewer na you keep on butting in or cutting him off kapag may itatanong pa lang. Yes, it can indicate na alam mo yung sasagot mo, knowledgeable ka doon sa tanong. Pero as much as possible, as a courtesy din doon sa nag-i-interview, patapusin mo muna, okay? Avoid butting in or interrupting the interviewer. Kahit pa prepared ka, naaral mo na yung tanong, hayaan mo munang matapos yon. Tag muna sa iyong context para na rin sure na mapakita mo na may etiquette ka, okay? Kasi basic etiquette yan, kahit naman normal conversation, di ba? Ayaw ng mga tao na nakaka-cut off sila. Kasi yun nga, somehow, it shows rudeness pa rin. Kailangan pag tapos na magsalita yung interviewer and that's the time na magsasalita tayo. Hindi pa siya tapos sa sinasabi niya, meron ka nang gustong sabihin agad. Yun, pag napansin mo yung mukha ng interviewer, parang off na. Kasi nga, hindi pa siya tapos, masalita ka ng salita, di ba? Proceed agad tayo sa ikapitong red flag natin. Irrelevant answers and oversharing. Okay? Para mas maunawaan natin yan, di ba during your interview, kapag tinatanong tayo ng interviewer about sa buhay natin, minsan may mga applicant na expressive to the point na kung ano-ano na yung kinikwento niya, kung ano-ano na yung sinasabi niya regarding, halimbawa, sa school, tinanong siya. Kahit na hindi na on point yung sinasabi, tuloy-tuloy pa rin yung applicante. Alright, so I'd like to know, how would you define the concept
concept of customer service? All right. Customer service, it is the thing that, I mean, it is the concept of giving service to the customers through phone calls when it comes to BPO. And, you know, when I was a child, I mean, in my childhood days, I really idolized one of my childhood friends in this industry. And he's one of the closest friends I have. And I really admire that person. And I really wanted to be part of the BPO company way back then. And then that's why this close friend of mine, which I am sharing things when I was a kid, and you know, we are sharing clothes with each other, we are letting each other borrow each other's. Parang mema na lang kasi nga para lang mapahaba or kumain ng oras. Pero hindi na siya accurate or hindi na siya akma doon sa gustong marinig ng interviewer. So ang tendency yung interviewer na intimidate na ano ba yung kinikwento nito, hindi naman yun yung gusto kong marinig, di ba? Kaya yun guys, no, kung gusto ninyo maging relevant lalo yung mga answers ninyo during your interview, make sure to watch our videos here in Metaco. Meron tayong mga sample interview questions with sample answers. I link it up there, makakatulong sa inyo yung video na yan. So yun guys, iiwasan natin yung oversharing. Kapag kung ano yung tinanong sa inyo ng interviewer, lang iikot yung sagot natin. And make sure na lagi nating maire-relate sa isang customer service job yung mga sinishare natin na mga kwento or topics sa pagsagot natin during interview. Tama. Kasi nga naman, less talk, less mistake. Yes, totoo yan. If you are not asked, do not tell. So, ang number 8 natin na red flag is disclosing personal issues. Yes po, it's considered a red flag. Even though karaniwan naman or kalimitang tinatanong yung tell me something about yourself or what's your hobby, ganyan-ganyan, your life background. Pero let's have a limit or let's put a limit to it. Yes. As much as possible, Meta Peeps and our dear viewers, huwag nyo naman nang i-share yung mga personal issues nyo. Like, for example, yung issues nyo dun sa mga tito or tita nyo or sa, yep, let's say, mga biyanan nyo, away nyo inside the family. Alright, so generally, how do you handle stress and pressure? Or sineshare mo, hina-highlight in short, yung skill set na meron ka. Yun ang dapat. No? Katulad ng sabi ni Jamie kanina, kailangan nating i-highlight palagi yung knowledge at saka yung mga contribution na pwede nating maibigay sa company ina-applyan natin. Last but not the least, location issue. Ayan guys, maraming nadadali dito. No? Akala kasi nila okay lang kahit malayo sila sa call center company na ina-applyan nila, which is hindi. Red flag din kapag nalaman ni interviewer na napakalayo pala ng bahay mo dun sa office nila. Kasi guys, syempre kapag nalaman ng interviewer na ilang biyahe ka pa, ilang transpo yung kailangan, tapos ang haba ng travel time, mataas yung tendency na pwede kang malate araw-araw, pwede kang umabsent, magiging reason mo yan. Kaya ang gagawin natin na kahit medyo may kalayuan, yung address or yung bahay natin sa office, sasabihin natin na maiksi lang ang travel time at makakagawa ka ng mga ways para mapabilis yung travel mo from home to office. Or it's either pwede rin naman lang sabihin na I'm willing to relocate din naman. Pwede yun. Diba? Usually kasi parang yung mga Bulacan people, diba? Yes, totoo yan. Karamihan ng mga kilala kong nag-work sa call center from Bulacan, travel pa to BGC, to Ortigas. Yes. So, sila na lang adjust. Lalo na syempre, mahihirapan kayo mga pagsinungaling kasi nga naman nakasulat nga naman sa resume ninyo. Pero pwede ninyong gawin ng paraan yan. Pwede nyo sabihin na meron kayong kalapit na kamag-anak na nakatira malapit sa office na pwede kayong lumipat. Okay, mag-move in lang kayo. Diba? So, yun, at least, nakikitaan kayo ng interviewer ng pagiging resourceful ninyo na talagang willing kayong mag-apply at yon talagang hindi magiging sagabal yung location kapag naging empleyado ka na nila. Di ba? Kasi it can affect the metrics, yung attendance. So, yes. Di ba, kuya? No, number one yan, attendance, guys. Kaya hanggat maaari, ang pinipili nilang mga applicants is yung malapit, bukod sa malapit, mabilis yung travel time. So, there goes our 9 red flags in an interview. So, lahat yan, Meta Peeps and our dear viewers, are based sa experiences
process and talagang na-encounter namin si Kuya Rene Boy bilang ayan ay nag-a-apply sa iba't ibang call centers and from our end naman as recruitment specialist, ayan din yung mga bagay na chine-check or tinitingnan namin during interviews. So yun guys, no, buti napanood nyo yung video na to. Sana marami po kayo natutunan ngayong araw. And para updated pa kayo sa mga videos like this, para mas marami silang option to prepare, diba, for their application kung saan man yan, sa call center or whatever, just click the notification bell, subscribe button, and share nyo na rin tong video na to para marami tayong matulungan. And if ready ka na na mag-apply sa iyong call center job for this year, just click the link on our description box below and fill out our online application form. Once again, Mata Pips, my name is Jamie. This is Kuya Rene Boy. And see you on our next video. Bye!